Eh, Doc, maiba ko. Tinawagan ko kanina yung cellphone mo. At ang sumagot yung sekretarya mo. Ang sabi, nasa OR ka raw. Pero nung tumawag si Doc Lindon sa East Ridge, ang sabi, wala ka raw schedule for operation. Nasa bahay ka lang pala. Tiyang, kasi... Teka lang, Carlos. Wala ka, pero nung tinatawagan yung telepono mo, sekretary mo yung sumasagot. Don't tell me, dinadala mo yung sekretary mo sa bahay. Ate, please. I was just joking. Ate, this is not the right time for that. Naiwan ko kasi yung cellphone ko sa office ko sa East Ridge. Baka naman nagkamali lang yung secretary ni Doc Carlos. She thought na may scheduled operation siya. Well, I hope he's telling the truth. Giselle, nagsasabi ko ng totoo. Oh, chill! Grabe naman ang init ng ulo mo. Pwede na ako magpakulo ng kape sa init ng ulo mo eh. Ate, pwede ba tigilan na natin si Carlos? Pasensya ka na, Carlos. Masyado na maraming nangyari today. Oo nga po, Ma'am Giselle. Tama na po. Carlos, mabuti pa siguro kung dito na lang muna tayo sa hotel magstay kasi baka mamaya delikado kung umuwi tayo sa bahay. Tama ka, Lineth. Mas maganda kung dito muna tayo sa hotel. Pero, uwi muna ako, ha. Kailangan ko kasi kasuhin yung police report at para kunan kita ng mga gamit sa bahay. Dadali ko dito. Gusto mo bang samahan kita? Ay! Hindi. Asugurado ako na pagod kayo ni Annalyn. So, mas maganda siguro kung magpahinga muna kayo dito. Ako na lang muna umuwi. Sige. Mag-iingat ka tsaka balitaan mo kami, ha? At, tay, nasa nga po pala si Zoe? Nag-text na siya. Nasa Apex na daw siya. Sige, Lynette. Muna na ako. Mag-iingat ka, ha? Thank you. Balitaan mo kami. Okay. Michael. Intensyon na patayin ka. Nagawa ko lang saktan ka dahil sinisira mo ang buhay ko. Pilit mong kinukuha ang taong importante sa akin. Hindi ko hayaan yun. Ay rin, doktor ako. Nagliligtas ako ng buhay. Hindi ho pumapatay ng tao, Erin. Hindi ho ganun. Hindi ho ganito. Erin, tawarin mo ako. Erin.